Hi guys, so today, ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-repair ng aking laptop. Sira po siya, sira po yung hard disk drive niya. So this is a Lenovo laptop here. Ayan. Nangyari kasi nito guys, on muna natin yung laptop. Nangyari sa laptop ko is, hindi na siya mag-boot. So, automatic repair siya, pero hindi na siya nagtutuloy sa pag-repair. As you can see sa previous video ko, nagkaroon siya ng fixy problems. Nangyari siya after ko i-upgrade yung laptop ko from Windows 10 to Windows 11. So, after nun, parang nagkaroon na siya ng glitch or yung hard drive ng laptop ko is lagi siyang nag-auto-repair. Until such time na hindi na niya kayang i-repair. But, unfortunately, hindi ko siya basta-basta ma-reformat kasi may mga files ako dito, important files sa aking hard drive na hindi ko pwedeng i-delete. Like yung mga pictures ni baby, yung mga documents ko, tas ang dami po. According to my brother, Teke Cebuano, so yun po yung YouTube channel niya, pwede ko pa naman ma-recover yung laman ng hard drive ko, pero kailangan ko siya i-enslave sa ibang computer. But unfortunately, wala akong mahiraman dito na computers. So, I decided na mag-ano na lang mag-buy ng panibagong hard disk. So, this time, ang binili ko is yung SSD 240GB na po yung binili ko. So, ayun. Sana ay ma-resolve natin ang problem ng laptop ko today. So, okay na yan guys. I-turn off na natin siya para palitan natin yung hard drive ng laptop. Close natin. And, tanggalin natin to. So, first step is, dapat tanggalin natin yung mga screws ng laptop. So, ayun. Tanggal na po lahat ng screws. Tanggalin natin itong DVD room. Okay. Yan. Tas. Next is, tanggalin natin yung cover ng laptop. Yung back cover. Actually, medyo mahirap siya, guys. Try natin yung beep card. Medyo madulas yung table ko, guys. Kaya dito na lang sa lap ko. So, ito yun guys. Ito yung hard disk tsaka yung battery. So, ito yung papalitan natin. So, first, tanggalin muna natin yung mga screw.
Okay, tanggal na natin. Ito yung hard disk HDD. Tapin natin. And papalitan natin ngayon ng SDD. And ibalik natin. So, ayun guys. Nailagay ko na yung SSD sa case niya. And i-close na natin to. Ibabalik na natin yung mga screws sa hard drive. Linisan muna natin guys. At madaming alikabok. Dandahan lang tayo. So, ngayon guys, i-reformat na natin. Press F8. So, kailangan i-boot niya yung flash drive. There you go. Piliin natin to. English.
time and format, United States lang. And next, install now. So, Windows 10 na po yung gagamitin natin ulit. So, hindi na po yung Windows 11. Nag-boot na siya. So, which means successful yung paglagay natin ng hard disk, yung SSD, guys. So, I accept license and terms. Click next. And custom Windows advanced partition. So, meron tayong yan. Delete natin. Okay. So, the next step, guys, is kailangan natin i-partition yung hard disk natin. So, create new. Yes. So, and guys, finally, na-reformat na yung laptop ko. And then, balik na tayo sa Windows 10. Okay? So, ngayon, mag-download lang ako ng Google Chrome. And then, mag-install ako ng mga software. Lalo-lalo na yung Microsoft Word, yung mga MS Office. In my next video, I will show you on how I set up my internet. Kasi nga, bumili ako ng prepaid Wi-Fi, this one. So, itetest natin kung malakas ba yung signal, compare natin. Kasi ngayon, ang gamit ko po is hotspot from my smartphone. So, yun po ang gamit ko na internet. And by this time, itetest natin to. So, I will see you in my next video.